ang mga pagpapagawa ng daan, mga alternatibong ruta at mga tulay ay ilan lamang sa mga proyektong tinutukan ni Pangulong Bongbong Marcos. Bukod kasi sa mapapagaan ito ang daloy ng trapiko, ay malaking tulong din ito sa proseso ng kalakalan ng mga produkto na siyang isang susi sa maunlad na ekonomiya. Kaya naman, nakakatuwang isipin na may isang tulay na naman ang malapit ng buksan na tinatayang aabot sa 32 kilometers ang haba. Oh boy! Ito ay walang iba, kundi ang Bataan Cavite Interlink Bridge. Halika kapatid at ating silipin ang nakakamanghang proyekto na ito ng ating pamahalaan at alamin kung paano ito makakatulong sa pangunlad ng ating ekonomiya. Lahat na yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Nitong nakaraan ay sinigurado ng Department of Public Works and Highways na makukumpleto sa unang quarter ng 2023 ang detailed engineering design para sa Bataan Cavite Interlink Bridge, isang 32-kilometrong inter-island bridge project sa pagitan ng lalawigan ng Bataan sa Central Luzon at Cavite sa Southern Tagalog regions. Sinabi ni DPWA Senior Undersecretary Emil K. Sadain sa kanyang inspection report kay Secretary Manuel M. Bunuan na ang marine geophysical surveys at geotechnical investigations sa pagsusuri sa underground condition at site characterization sa katubigan ng Maynila Bay ay tinatayang may kabuuang accomplishment na 55% sa ngayon. Bagamat malayo-layo pa bago mapakinabangan ng taong bayan ang proyektong ito, ang malaking progreso na ginagawa ng DPWH at ng pangkat ng CED Consultants kamakailan ay isang manifestation ng pangako ng gobyerno na mabilis na subaybayan ang pagpapatupad nito. Ayon sa tala, ang geological aspect ng site, surface at subsurface ay kailangang pag-aralan ng detalyado dahil sa likas na katangian ng proyekto bago simulan ang mga aktibidad sa konstruksyon para sa kapanapanabik na proyektong pang-imprastruktura na sinimulan pa noong nakaraang termino ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at itatakdang mag-motion para maisakatuparan ito sa Build Better More Program ng Administrasyong Pangulong Bongbong Marcos. Bilang isa pang intervention upang matugunan ang patuloy na problema sa Metro Manila sa pagsisikip ng trapiko, ang Bataan Cavite Interlink Bridge ay maaring kakitaan din ng iba pang expansion at pang-oportunidad sa paglago ng ekonomiya sa labas ng Metro Manila, kung saan ang mga investors ay maaring magtayo dito ng mga industriya mula sa ruta ng nasabing napakahaba at napakagandang tulay na ito. Ang Bataan Cavite Interlink Bridge ay isang cable-stayed bridge na itatayo sa Manila Bay upang bawasan ang oras ng paglalakbay mula Bataan hanggang Cavite, mula 5 oras hanggang 40 minutos lamang. Ang proyekto ay binuo ng Department of Public Works and Highways ng Republic of the Philippines na may tinatayang budget na $3.6 billion. Ito ay isang priority project sa ilalim ng Build Program ng gobyerno na naglalayong palakasin ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagtaas ng investments sa pampublikong infrastruktura. Inaprubahan ng National Economic Development Authority Board ang proyekto noong Enero 2020. Nagsimula ang pagtatayo ng tulay noong Nobyembre 2020 at inaasahan na bago matapos ang 2023 ay magagamit na ito ng taong bayan. Ang tulay ay permanenteng mag-uugnay sa mga nalawigan ng Central Luzon at Southern Tagalog region na magpapababa sa oras ng paglalakbay at maibsan ang pagsisikip ng trapiko sa Metro Manila. Nakakatuwa dahil hindi tayo nag-iisa sa proyektong ito, dahil
Kasama natin dito ang US-based Siwailin International at ang Pwangha Engineering Consultants ng Republika ng Korea. Kasama ang DCCD Engineering Corporation ng Pilipinas at Renardet na nakabase sa Switzerland ang kontrata para sa proyekto. Pumirma ang DPWH ng $59 million deal sa mga kontraktor para sa detalyadong disenyo ng engineering ng proyekto ng tulay noong October 2020. Samantala, ang Ove Arup and Partners Hong Kong naman ang siyang itinatalaga bilang consultant ng DPWH para sa proyektong ito. Opisyal na inatasan ng Arup ang Maritime Academy of Asia and the Pacific para sa disenyo, pagpapaunlad at pagpapatupad ng mga kinakailangang simulation exercises upang maunawaan ang kakayahang maggamit ng mga simulator sa sasakyang pandagat sa kahabaan ng iminungkahing navigation channel sa ilalim ng tulay. Ang Bataan-Cavite Interlink Bridge ay tinatayang aabot sa 32.15 kilometro ang haba sa kahabaan ng Manila Bay. Ang tulay na may apat na lane ay magdudugtong sa mga bayan ng Mariveles, Bataan at Naik, Cavite. Ang tulay ay bubuuin ng dalawang pangunahing navigation bridge. Ang panimulang ponto nito ay magmumula sa Barangay Alas Asin malapit sa Mariveles Freeport area. Pagkatapos ay magtatayo rin dito ng dalawang cable stayed bridges na tinatawag na North Channel Bridge 400 meters at South Channel Bridge 900 meters bago magwakas sa Barangay Timalan, Balsahan, Naik, Cavite na ang Marine Bridge ay itinayo di umano sa tubig sa lalim na 50 meters sa katubigan. Ang detalyadong design engineering phase ng proyekto ay inaasahang tatagal ng 15 months. Ang tulay ay kailangang may sapat na taas upang makadaan ang malalaking barko sa ilalim nito. Dahil ang Manila Bay ay isang major road shipping na accommodated ng Port of Manila. Napakahaba at sadyang napakaganda ng tulay na ito. Hindi lang ito makakadagdag sa atraksyon sa ating bansa, kundi makakatulong ito na mas maging mabilis ang biyahe at makabawas sa problema sa trapiko. Ang lahat ng ginagawa ng ating pamahalaan ay para sa ikabubuti ng ating ekonomiya. Tutulan natin ang mga proyektong ito at siguradong magiging proud tayo sa kanilang pagresponde sa mga nakatalaga na mga proyekto. Hanggang sa muli mga kapatid at samahan niyo ko sa mga susunod ko pang mga video na tiyak na may kabuluhan.